Hello! Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Benj at ako ang magtuturo sa inyo ng mga basic techniques sa pagdrawing. Ready na ba kayo? Let's go! Para sa video na to, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng kilay, mata, ilong at bibig. Sa una nating video, naturuan ko na kayo kung paano gumawa ng ulo ng tao para sa babae at lalaki, buhok, tenga at leeg. So, i-apply lang natin sila lahat-lahat para sa huli makabuo tayo ng kumpletong mukha. Okay? Okay! Para dito, gagamit ulit tayo ng malinis na papel. Pwedeng bond paper or kahit anong papel na meron kayo. Lapis. Tapos kailangan din natin ng pen or ball pen, marker, tsaka ng pambora. Gaya ng buhok at hugis ng mukha, iba-iba rin ang uri ng mga mata. So ang ginawa ko ay kumuha ko ng mga ideya mula sa mga napapanood kong anime cartoons at sa mga nakikita kong posters or drawing ng iba. So ito yung mga example ng mga mata na nakita ko. Gaya ng sa nakikita nyo, meron tayong mga mata para sa mga cute na characters. Meron ding para sa mga astig na characters, iba't ibang hugis at laki na pwede nating gamitin sa gagawin nating mukha. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like, share, at subscribe sa akin channel. So tara na, mag-drawing na tayo! Bago tayo mag-drawing, pinaka-importante sa lahat na meron ka ng idea kung anong gusto mong maging itsura ng gagawin mo. Kapag meron ka na nun, saka natin siya ilalagay sa papel. Sa unang pares ng mata na gagawin ko, ito yung kadalasang mata ng mga bida sa pambatang anime. Sisimulan ko to sa paggawa ng maliit na bilog tulad nito. Okay! Pagkatapos yan, gagawa ulit tayo ng mas maliit na bilog doon sa loob ng bilog na ginawa natin. At dalawa pang maliit na bilog doon sa loob din ng malaking bilog na ginawa natin. Tulad nito. Okay! Isa sa taas, saka isa sa baba. Pagkatapos yan, gagawa naman tayo ng pakurbang linya mula sa taas sa pababa. Pag nakaabot ko na sa pinakababa, gagawa ka ng isang linya tulad nito. Tapos uulitin lang natin yung ginawa natin dun sa unang mata dun sa kabila. Para naman din sa kilay niya, pwede siyang gantong linya lang na isa lang. Pwede mo rin siyang kapalan, depende sa style na gusto mo. Kapag masaya yung character na ginagawa mo, kailangan pa ganyan yung kilay. Pero kapag malungkot naman, pabaligtad. Nakadepende sa kilay ng ginagawa mo yung emosyon na magiging ending ng drawing mo. Okay, so burahin ko lang to tapos ibalik natin siya sa pagiging masaya. Okay! Bago yun, kulayan natin yung pinaka gitna ng bilog ng black. Ayan, tapos lagyan natin ng konting shading yung pangalawang bilog. Ayan, tapos na tayo sa unang pares ng mga mata. Sa susunod naman, gagawa ulit tayo ng isang pangpares ng mata na para sa mga cute na babae. So para gawin yon, kukuwit lang tayo ng oblong, tapos isa pa ulit na maliit na oblong dun sa loob, at kulayin na natin siya ng black. Pagkatapos yan, gagawa naman tayo ng letter C.
Yan, pag ganyan. Letter C, and then sa kabila, pabaligtad na letter C. Okay. Yan, gawa na yung dalawang mata. Para naman dun sa kilay niya, pwedeng ganito ulit, masaya. Tapos medyo maliit or manipis. Depende sa inyo yun kung anong gusto niyong kilay. Tapos, medyo kakapalan ko yung linya dun sa may taas ng mata niya, kasi nga babae siya. At para sa karagdagang detalye, nalagyan ko siya ng mga pilik mata. Ayan, tapos na tayo sa pangalawang set ng mga mata. Susunod naman natin gagawin ay yung normal na mata na kadalasan ginagamit sa mga poster making. Ayan, gagawa lang tayo ng dalawang hugis dahon. Parang ganyan. Tapos, uulitin lang natin yung ginawa natin sa umpisa. Maglalagay lang tayo ng mga bilog dun sa loob ng dahon. Tapos, maliit na bilog. Tapos, kukulayan natin siya ng itim. Ayan, tapos dagdagan natin siya ng kilay. Kapag tapos na kayo sa kilay, pwede nyo nang burahin yung linya sa baba. Ayan. Tapos maglagay kayo ng linya dun sa ilalim ng bilog. So, ganyan ang magiging itsura niya. Para sa next set ng mga mata, para sa akin ito yung pinakamadali. Kasi gagawa ka lang ng ganito, ng pabilog, hugis-bigas na pabilog, ganyan, tapos talagyan mo lang siya ng mga linya dun sa taas, parang ganyan, tapos kilay din niya, ganun din, ganyan. Ito yung pinakamadali, medyo parang chinito yung mata niya, ayan, ayan, tapos na agad, diba, madali lang. Ilan lang to sa mga mata na pwede nyong pagpraktisan or pag-aralan. So, marami pang ibang mga mata dyan tulad nito. So, ang payo ko lang sa inyo, kagaya ng sinabi ko sa unang video ko, mangolekta lang kayo ng mangolekta ng iba't ibang klase ng mata. Okay. Observe kayo sa mga napapanood nyong anime, cartoons, or sa mga posters para magamit nyo siya sa mga susunod nyong gagawing artworks. Okay? Okay. So, puputulin ko na yung video na to at yung ilong, bibig, ay ituturo ko sa aking susunod na video. Tapos, gagawa tayo ng buong mukha. Sana marami kayo natutunan sa video na to. Kita-kits tayo sa next video. Paalam!